kasama ko ngayon ang pinakasikat na ninong ng bayan, ang ninong niyong lahat, Ninong Rai. Hello po, Miss Tony. Yes. Maraming salamat at naibilahan niyo ako dito. Ang iluluto natin ay ang pinakasikat niyang recipe na umabot na ng 643 million views in Facebook. Nagulat ka ba umabot ng 643? Nagulat talaga ako. Like, ang hirap i-comprehend ng number na yun eh. Di ba? Pagangnam style na yung video niya. Pa 1 billion views na. Kanina nga tinatanong ko siya, kung 643 million ang nanood ng videos mo, ibig sabihin nun, iba-ibang lahi na nanood nun, worldwide views na yun. Tama diba? Po, tama. May kita niyo, may mga ibang lingwaheng comment dun sa comment section. Halo-halo na talaga. Pero nakakatuwa dahil ang champion niya ay Filipino dish. Yes, diba? So ngayon, iluluto natin ang pinakasikat mong kare-kare. Nagulat ako kasi ngayon lang ako nakakita ng kare-kare na apat na nuts ang gamit. Mm-hmm. Ano ang mga nuts natin? Meron po tayo ditong almonds, macadamia, peanuts. Hindi pwedeng mawala yung peanuts. Pwedeng mawala kahit ano dyan. Yung peanuts hindi talaga. And walnuts. Balita ko, yung unang malaking nakuha niya na pera, binili niya yung nanay niya ng Rolex. Nang pangmalakasang relo. Ano yun naman yun? Oo, di ba? Ang galing up. Yes, yes. Alam mo, lahat ng mga anak ganun, kapag kayong nakakaluwag-luwag na sila sa buhay, ang una nilang gustong i-bless yung nanay nila. Mm-hmm. Di ba? Tsaka kasi si mama rin talaga ang gumawa talaga ng Ninong Rai. Kasi yung kusina siya nagpatayo nung umpisa. Yung mga stainless doon, lahat doon. Ginasusan ng nanay. Mama. Siguro kasi, gusto niya ako sumaya kasi hindi maganda lagay ko noon. Pangalawa, siguro kasi naniniwala siya sa akin. Sinasabi ko noon pa na ang greatest asset na meron ako ay suporta ng pamilya talaga. Mm-hmm. Yun talaga. Ba't Ninong ang tawag sa'yo? Ayokong idikit yung pangalan na chef sa sarili ko. Kasi una, nakaka-intimidate yun. Baka hindi nagawin ng tao yung ginagawa. Hindi kaya niyang gawin yan kasi chef siya. Mga ganon. Pangalawa, ang dami ng chef. Kaya Ninong na lang kasi wala pa masyadong Ninong. So, strictly branding lang talaga. Pero alam mo, binirate mo kasi yung stereotype ng mga chef sa online world. Usually kasi pag chef, talagang alam mo, nag-aral sa mga culinary school yan eh. So, yung mga terms, yung mga ways nila. Pero ikaw talagang parang sa kanto lang tayo nagluluto. Yun. Yun yung vibe na gusto kong ibigay rin talaga. Para, again, hindi sila ma-intimidate at gawin nila tong bagay na to. So, ano ang una natin gagawin dito sa kare-kare? Siyempre, yung pork muna natin. Ang ginawa lang po talaga natin dyan ay niluto lang natin siya sa tubig na may asin for 10 minutes. 10 minutes lang talaga para maluto na yung labas. Then, tutuyuin nyo, punasan nyo, then i-oven nyo for 180 hanggang makuha nyo yung lutong na parang ano, power bank. Matigas na may konting flex, hindi yung tigas ng malutong na, yung para sa lechon. Oo, hindi. Hindi ganun. Kasi pag ganun, hindi na puputok yun. Parang power bank talaga. Yun. So ngayon, nandiyan na siya, lulutuin nyo lang siya. Siguro, roughly mga ano yun, depende kasi talaga eh. 2 hours, 2.5. Matagal. Ang proseso talaga. Ngayon, gagawa muna tayo ng ano, nung ating kare-kare sauce, di ba? Gagamit nga tayo ng apat na klaseng mali. Meron po tayo ditong food processor. Food processor. Kung wala kayong food processor, pabili kayo sa nanay nyo kasi ganun ginawa ko. Ayaw kayo bilhin ng nanay nyo, kahit ano na lang, peanut butter. Pag mabilisan. Yes. Tama nga naman. So, lagay natin dyan yung almonds natin. Ito, tansya-tansya? Tansya-tansya lang. Huling nagsukat po ako, nilagnat ako eh. COVID pa naman, so ang dami nyo. Huwag ka na magsukat. Huwag ka na magsukat. Yan, next natin, walnuts. Yan. Okay. Tapos, ito na. Peanuts. Teka lang, baka garlic flavored to. Dapat walang flavor? Hindi naman. Atikin? Okay lang. Goods. Okay. Ayan. Plain. Natin yan, plain siya. Ayan. Pwedeng raw, pwedeng roasted, bahala kayo kasi lulutuin pa rin naman natin yun. So, ngayon, gilingin natin konti lang. Yan. Tapos, usually kasi, di ba may atsweti talaga ang ano? Yes. Ang kare-kare. Dito, subukan natin kasi nag-isip ako eh. Yung base talaga ng sauce natin ay pork stock dapat. Animal base sa sabaw. So, gagamit tayo ng chicken oil. Plus, may kulay na rin to. Di ba? Oh, kasi ang kulay ng kare-kare ay orange. Yes, tama po yan. Ay, ahalo muna sa mani. Yes. Okay. Kasi technically, gumagawa tayo dito ng peanut butter pero savory. Parang gano'n. Mm-hmm. Sigiling ulit. Kaya siguro masarap yung kare-kare kasi natural yung ano. Yes. Galing talaga sa mani. Kare-kare na, oh. Parang nilalang kulang, oh. Oh, ito yung pagkinagat mo. Ang alalata mo, hindi mani. Mm-hmm. Saka maganda, huwag nyo masyadong pipinuhin para, alam mo yun, ramdam mo. Mm-hmm. Alam mong parang homemade. Diba? Tapos ilalagay na natin yun ngayon. Iluluto mo na siya? Yes, dito. Ooh. Yan. Ngayon, salang natin yan. And lalagyan natin ng... Tubig? Tubig. Ang ganda naman ang mga lalagyan ng lahat ng bagay dito.
ba tayo dito ngayon? Kami sa ano yun? Nakaka-LL tayo dito. Nakaka-LL, oo. O paano yan? Walang sukat yan. Tatantsahin mo na lang. Tatantsahin mo lang din, oh. Bubulungan ka naman ng ano, yung mga ninuno mo. Tama na po. Ganun. Yan. Ayan. Actually, konting-konting tubig lang talaga yung ilalagay natin. Oh, yan. Parang bumula na eh. Mm-mm, ang bilis. Kasi hindi po ito talaga... How can I say this? Hindi ito talaga sabaw. Kasi usually, ang kare-kare kasi is considered na stew. Medyo masabaw talaga siya. Itong ginagawa natin, this is technically a sauce. Na, so medyo strong siya. Oo, ganun siya. Kailangan lang natin ng something that will, you know, parang bind the sauce together. So meron tayo ditong cornstarch. Konti lang, para lang hindi mag-split yung fat. Tapos mamaya, lalapot na yan. Yes. Wow. So pag nakita mo medyo parang kumakapal, dagdaga mo ng tubig. Ang consistency na hinahanap mo ay? Alam niyo yung kaldereta naghihiwalay yung mantika sa sarsa? Uh-oh. Parang ganun, yung sa sarsa part. Nasa ilalim? Yes, yun ang hinahanap natin. Ang hinahanap din natin dito is yung tamang ratio nung mantika sa tubig. Ngayon, may mga tao na ayaw masyadong magmantika sa mag-ganto. Naiintindihan ko yon kung health conscious kayo. Paminsan-minsan, hindi naman ito pang araw-araw, di ba? May love life ka ba ngayon? Ito asin. Asin. Lalagyan natin ang asin yan. Hindi, Napadami yung asin, ah. Nung tinanong ko ng love life. Umalap tuloy. Hindi, ito, legit to, ah. May love life ka ngayon? Very recent lang. Oh. Very recent lang. Mga kanilang 5 minutes ago lang. Nag-reply eh. So, na-confirm mo. Na-confirm love life ko na to. Kami na, ah. Kami na nga. Hindi, actually, meron. Meron talaga. Pero private ka pagdating sa bagay na yan. Yes. Hindi mo sinishare. Kasi... Hindi talaga. Kasi, actually, siya yung takot. Siya yung takot din. Kasi sabi niya, minahal kita bilang si Ryan, din ninong Roy. Oh, relax! Minahal ko kung sino ka! Asan we'll ang camera natin? Ito. Bebe, shoutout sa'yo, Bebe. Nox! Bebe! Ayan. Pwede po ba ako manghingi ng asukal? Ah, nilalagyan ng asukal to? Yes. Ako, yeah. Yan yung mga controversial na bagay na ikinagagalit ng mga tao. Bakit? Una, yung paggamit ng apat na klaseng manit, hindi yan tradisyonal. Ngayon, yung paglalagay ng asukal sa karikari, hindi rin daw yan tradisyonal. Mm. Diba? So, yun yung ikinagagalit nila. Ayan, ito ang asukal. Ito lang. Ang laki lang. Hindi, may kutsilyo po tayo dito. Ay, ang galing. Kutsilyo. Yan, konting asukal lang. Bakit sila nagagalit? Eh, kasi nga, parang medyo parang nabapasusan sila kasi hindi ito yung kinalakan nila. To a certain degree, nagigets ko yun. Pero, chill lang, pre. Dahil ng problema sa mundo. Pati yung kare-kare ka, huwag ako problema mo, di ba? Kunting tubig pa. Yan. Ah, may pinapainit tayo yung mantika dun sa likod. Pampapaputok natin mamaya ng pork natin. Ngayon, okay. Doon na tayo sa gulay. Itong gulay natin, igigisa lang natin ang buko. Okay, game. Yan. So, ang mga ingredients na gulay ng kare-kare mo ay... Sitaw, talong, at pechay. Alright. Simple lang. Ngayon, check natin yung talong natin. Kung may table, at hindi masarap yan. Mga ganyan. Iwasan nyo yan. Oh. Yan. So, ngayon, wala, hindi po ako napapasok. Ano yun? Yan. Konting okay. Chicken oil lang din. At hintayin natin kasi gusto natin to. Mainit okay. Na mainit. Noong nag-start ka mag-vlog, ganyan na talaga. Hindi mo iniisip na mag-English ba ako? Wala kasi, nung sinimulan ko po, wala naman talagang intention. Naggawin to ng matagal. Talagang sabi ko, pag bukas na yung business ulit, kasi napasara nga kami dahil sa pandemic, pag bukas na yung business ulit, tigil ko na to. Balik na ako doon. Oh. Eh, biglang kumita. Sabi ko, ma, pwede bang din ako bumalik sa business? Kasi ito na po yung kinita ko. Napakaliit lang naman. Maliit lang naman. Kasi unang payout mo, maliit lang talaga. I think that was $3. Oo, ganun $3 talaga. $3 lang. Oh. Patak lang talaga. $150 yun. Oo, $150. Pero natuwa ka, di ba? Natuwa ako. Tapos, hindi ako naniniwala kung pumasok pa talaga yun sa account. Kasi baka mamaya nasa screen lang yun eh, di ba? Pumasok naman talaga. Pumayag naman si mama. So ito na yung career na gusto mo. Ayaw mo namang mag-business ulit. Magbi-business ako. After mag-kalma ang lahat. Hindi naman natin... Anong klaseng business? Natin. Restaurant? Hindi restaurant. Ah. Sala na natin ito, basta. So anong business hindi na restaurant? Ano na lang? Magre-revolve pa rin naman to sa pagkain kasi yun lang naman pagluluto. Alam kong gawin. Tsaka umibig. Wala namang iba. Nox. Iba? Kaya, hindi naman ako pwede mag-negosyo ng... Hindi naman ako pwede mag-negosyo ng pag-ibig, di ba? Nahirap yun. Hindi ba nininegosyo yun? Hindi nininegosyo yun. Hindi nininegosyo yun. Pangit yun. Yan. Pull daw yun pagka ganun yun. Very chef yung ganun yung... Galing. Medyo luto-luto na siya ng konti. Ano dapat ang itsura? Dapat ganyan. Ganto. Ganyan ang itsura. Okay. Sa talong? Okay. Next, eto. Sitaw. Masarap ang deep-fried na sitaw. Kasi mo nagkukwentuhan lang tayo saglit, maubos na natin yung sambote ng chicken natin, oil. No? Sa oil. Sa kolesterol. Ang bango.
Thank you. Grabe, oh. Oh, diba? Uy, di ba teriyo, boy? Grabe. Oh, diba? Ay, mo idok-dok talaga. Yan. Okay na yan. Goods na yan. Gusto mo lagay dito? Ay, ang ganda naman nito. Masyado naman maganda to. Siyempre, everyday to. Plate. Yan. Ano yes. Natin? Parang hindi bagay. Ganito kaganda yung gamit. Tapos ako. Cute nga eh. Yan. Oh, diba? Okay. So, isa na lang ang kailangan natin gawin. Ah, so isa-isa mong ginagawa ang bawat ingredient. Okay, tama yan. Ayan, sakto. Mainit na siya. Uy! Hindi na paso. So, mag-assemble na lang tayo at ang huling-huling kailangan natin gawin ay ang ating pork. Ayan. Pork. Dito natin gagawin yung Miss Tony kasi ito talaga ay tatalsik talaga to. Pag ginawa nyo to sa inyo at hindi pumutok, okay lang yun. Nangyayari po talaga yun. Pero dapat puputok. Dapat puputok siya parang chicharon. Okay. Ideally. Ito na. The famous. Kare-kare. Dapat to ladle ha. Mga batang nanonood. Ayan na. Mainit na mainit na so mantika. Dapat pumutok. Yeah, ayan o. Tinan nyo. My gosh. Ganyan pala yung tsura niya. Balita ko, watch collector ka. Yan ang kinaka-addikan mo. Watch. Medyo. Konti. Ba't na-addik ka sa pagbili ng watch? Investment? Siya nagre-research para dito. Ang galing nga. Hindi, actually, totoo. Hindi, kasi ang watch nag-appreciate ang... Not every model and not every brand. So you have to choose the right watch na i-invest mo. Yan na! Happy New Year! Oo. Pero basically, ito na siya. Yan na yun. Ito na siya. Ang ganda na itsura niya, di ba? Na-perfect mo na talaga. So hiwain na natin to. Grabe! Rating na natin to. Okay, game. Alam ko hindi ito ang traditional na itsura ng kare-kare para sa inyo, pero bear with me. We'll bear with you. Yes. Posohin niyo ako. Teddy bear. Okay, yan na! Grabe. Lahat inyo na. Ba't mamagtitira pa ako? Dami nakatingin, no? Naglalaway na sila. Yan. Alright. Ngayon, etong pork natin. Pakinggan muli natin. Shucks. Uy. Yan, tsaka mo hiwain ganun. Yan. Ang sarap ng balat. Ang lutong! Yan. Uy, gusto kong tikman yung balat. Ano masarap? Totoo yan yung ano... May taba? Yes. Sarap talaga pag may taba. Oh, shucks. Diba? So, ilagay na natin to dito. Kung paano, hindi ko alam. Kamayin na lang. Yan. Ganda! Oh! Ito na mga gulay natin. Lagyan natin dyan talong. Tapos, yung pechay natin. Ngayon, kung nakikita nyo nagkakamay ako at hindi nyo gusto nakikita to, pikit na lang po kayo. Yan. And that's it. Ito na ang ating crispy kare-kare. Yay! Yung iba kasing kare-kare, walang timpla yung sarasa yung sabaw. Nilalagay sa bagoong. Eh, hindi ako pabor doon. Kung yun ang luto ng lola mo, sabihin mo sa lola mo, okay lang, pero hindi ako ganun magluto, di ba? ang ano kasi doon, dapat masarap yung sauce, masarap yung bago. Pag pinagsama siya, mas masarap, di ba? Wala na, ito na hapunan ko. Sige. Maaga pa. Gets ko na. Pang worth 643 million views nga ito. Kamusta na lasa? Okay naman. Parang iba ang lasa ng kare-kare mo. Ngayon ako nakalasa ng ganitong klaseng kare-kare. Kasi 'di ba, pag pupunta ka sa restaurant, meron ka ng idea ng lasa ng kare-kare. Ito mas malakas yung lasa ng karne, tapos nagko-complement lang yung peanuts, tapos yung talong, tapos yung sitaw. Ngayon gets ko na kung bakit ito talaga ang pinakasikat mong dish. Thank you po. Naiyak ka ba nung nakita mo na sobrang successful nung nag-trending? May ganung feeling ba yung nakakaiyak na parang ah, actually, hindi mo mararamdaman yun ng agad-agad kasi slowly gumagapang yung numbers eh. Minsan nila magigising ka isang araw. Uy, ninong Ray na pala ako. Ano mo, hindi mo na alam eh. Ano yung feeling na na-reach mo yung ganyang klase ng success sa online world and also as a chef? To be perfectly honest, nakakatakot. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan to eh. So ngayon, ano na ako, building for the future na ako after this, kung ano bang mangyayari, di ba? Mm-hmm. So going into investments na ako,
starting a business without compromising my current situation as a content creator. Kasi hindi pwedeng paghahandaan mo yung future, makakalimutan mo yung present mo. Ayoko na. Hindi ko gusto yung bagay. Pero kung hindi nyo pa natatry itong recipe ng kare-kare na to, itry nyo na ngayon din, mamaya, bukas, pagkagising nyo, hindi kayo magsisisi. Ngayon, gets ko na kung bakit ito ang pinakasikat na recipe ni Ninong Rai. Marami pa tayong mga, ba't ka natatawa? Naiiyak ako, magkaya pa yun. Natutuwa lang ako sa mga sinasabi mo. Diba? Life-changing. The content that made you, yes. Ninong Rai. Kare-kare. More life-changing stories sa pagbabalik namin. Thank you!